Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ni Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nagipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo ng unang, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo ng unang, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo ng unang, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kaganda kang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kaganda kang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating
kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang, sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salusalong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halika kayo at tayo manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw, ay palalakas niya tayo uli. At sa 3 araw, tayo kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halika kayo, sikapin natin makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig niyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking salita at simbilis ng gidlat ang pagkakatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at batawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, iyong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing mula sa tambana, ito yung torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo na po ang lahat.
nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong adlangan ang pagsasakatuparan ng mithin niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay Publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong nananalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ay patapos na sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Mamayang gabi, anticipated, ay ang ating ikaapat na linggo na ng Kwaresma. At wag ho nating kalilimutan, ang Kwaresma ay hindi lamang panahon ng pagsakripisyo, pag-aayuno, bisita iglesia, stations of the cross, pag-atin ng recollection. May isang napakasimple pero madalas nating napapabayaan. Yan ay ang pagdarasal ng mabuti. Pagdarasal ng mabuti. Hindi lang basta pagdarasal. Mayroong tamang asal sa pagdarasal. Paano tayo humaharap sa Diyos? Kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, tinitignan ng Diyos, hindi lamang ang daladala mong intensyon. Pinakikinggan ng Diyos, hindi lamang ang mga sinasabi mo. Tinitignan, pinapakinggan ng Diyos ang ugali mo. Na minsan, daladala mo pati sa pagdarasal. Lord, alam po ninyo,
punong-puno na ako talaga sa kapitbahay ko. Lord, alam mo yung biyanan ko. Lord, alam mo yung mga kapatid ko. Naku, Lord, parusahan mo sila. Parusahan mo sila. Ang worst, kunin mo na siya. Anong ugali yan? Hanggang sa pagdarasal, dala-dala mo ang ugaling mapaghiganti. Nag-iisip ng mali sa kapwa. Naghahangat ng masama sa kapwa. Kaya ang ganda ng mga pagbasa natin ngayon, sa unang pagbasa lamang, yung unang linya ng unang pagbasa, halik kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon. Ito yung paghahangad, hindi lang para sa sarili. Minsan, nakakalimutan natin na meron palang ibang taong dapat din nating dalhin, dapat din nating tulungan, dapat din nating isama. Sana sa pagdarasal natin, hindi lang yung sarili nating pangangailangan ang naaalala natin. Masaya ang Diyos kapag nakikita kang nagdadasal. Pero, mas maligaya ang Diyos pag naririnig niyang nagdadasal ka rin para sa iba. Yung para sa iba. Kaya nga sa ating ebanghelyo, napakaikli but very powerful, dalawang ugali ng pagdarasal. Ang dasal ng paninisi at dasal ng pagsisisi. Una ay ang pariseyo. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng ibang tao, mandaraya, magnanakaw. Buti hindi niya ako kagaya. Lalo na ng publikanong ito. Kasi simba mo pa lang, paglabas mo, nakita mo yung mga namamalimos, ay mga adik yan. Mga magnanakaw yan, mga mandurukot yan. Baka miyembro yan ng grupo nila tanggol. Nangungupit. Kalalabas mo lang ng simbahan yan. Pero ano ang sabi ng publikano? Wala nga siyang masabi. Nasa likuran lamang siya. Hindi siya makatingin sa Panginoon sapagkat hiyang-hiya siya sa ginawa niya at hindi ng iba. Kaya nung sabi ng Ebanghelyo, uuwi ang taong itong kinalulugda ng Diyos, hindi yung pariseyo. Bakit? Ikinatuwa ba ng Diyos ang pagiging makasalanan niya? Hindi. Ang kanyang pagiging mapagkumbaba at tapat. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy na misa natin, ito ang ipakiusap natin sa Diyos. Ngayong Kwaresma, Panginoon, itama mo ang anumang mali sa pag-iisip ko, sa mga hinahangad ko kapag nagdarasal ako. Panginoon, iligtas mo ako sa tukso ng paghihiganti ng pagiging makasarili. Sa misang ito, hayaan mong kalugdan ka ng Diyos. Una, dahil naaalala mo pa rin ipagdasal ang pangangailangan ng iba. At pangalawa, nagdadasal ka hindi ng paninisi, kundi ng pagsisisi. May tamang asal sa pagdarasal. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Humaharap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa mga kahilingang ito. Ang ating pong itutugon, padaluyin mo sa amin ang iyong habag o Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag o Panginoon.
ang simbahan naway maging isang tiyak na kandungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Padaloyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan. Manalangin tayo. Padaloyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma, manalangin tayo. Padaloyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa, manalangin tayo. Padaloyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang inaalala at pinagdarasal natin ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Ama naming maawain, tinutunghayan mo po ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mabawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel,
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Simulan natin ang araw na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Save me from sins, Jesus.
Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat hindi lamang sa inyong pagsisimba, kundi sa inyong pagbibigay ng tulong, donasyon para sa mga programa at gawain ng ating simbahan, lalo na po para sa ating mga pagkakawang gawa. Ang pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan, sa kabila ng inyong mga sariling kakulangan at pangangailangan, naaalala nyo pa rin ang inyong kapwa. Ang Diyos na ang magbalik ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama,
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.